ipinagdiwang ng mamamayan ng lungsod ng Quezon ang matapos na proyekto na pinangalanan QC Under Paradiso, Bigyan Daan ang Kaligayahan kahapon. March 1, 2023 nang simulang gawin ang proyektong ito sa tulong na rin ng iba't ibang artist na sina Creative Director Marjorie Ruiz ng Centro Artist Art Hub. Acclaimed muralist na sina Sanyo Kayumanggi Joy Abutan ng Art Attack RKTRS Collective, Seki Cancio, Fam Quinto, Dan Rosario at Clean Catalan ng Comics Clean. Official na nagpagbukas ng QC Under Paradiso ngayong araw, nais kong pasalamatan ang Rosario at Rosario Artista sa pangungun ng Mr. Aging Asayo na nagbahagi ng kanilang talento upang mabuo ang isang makabuluhan at kamangha-manghang obra na talaga namang ipagmamatakin natin dito sa aming minamahal na lungsod Quezon. Layunin ng proyekto na gawing isang plataforma ukol sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mga endangered species sa Pilipinas, ang isang high traffic underpass sa lungsod at gumagawa ng isang tourist spot na magbibigay mensahe tungkol sa epekto ng climate change at pagkasira ng kapaligiran. Sa pagtiwala ko ni Mayor Joy na kami makasama dito sa proyekto ito, umaasa po kami na sana'y makita ko na mamamayan mga dumadaan dito, hindi lang ang kagandahan ng mga painters, kundi yung mensahe nito na tayo'y umaksyon po na proteksyonan, mahalin, at pangalagaan po ang ating kaligasan. Siyempre, lahat po ng mga species dito, mga halaman man, puno at mga hayop, ay mga endangered species na. So, talagang nasa sa atin na po ang dapat magkaisa, magsama-sama para let's situate that these species ay makikita pa rin ang ating in the future. April 26 nang natapos at formal nang binuksan sa publiko sa pangunguna ng Quezon City Mayor Joy Belmonte. Parte rin ng pagbuyi ng moral na ito ang mga student volunteers. We invite everyone to come and visit the Quezon Memorial Underpass and witness the beauty and message of this remarkable artwork. Let us all take this opportunity to reflect on our role in protecting the environment and the species living on this planet, our one and only planet. Magandang hapon muli at mabuhay po tayo. Of course, in Quezon City, good Mayor Joyce Blanc, sabi niya rin po lahat. Of course, diba, we're for a green city, we're for a walkable city, we're for a safer city, for people to enjoy. And obviously po, nawala din po ang ating mga kabataan, given the technology sa ating mga palaro sa labas ng bahay, mga patintero, mga palaro. And given this opportunity, this infrastructure, these developments that would happen, this would give them and entice the children, sa mga kabataan, na mas lalo na lumabas at maglaro kasama ang kanilang mga pamilya. Nagbabalita, Alfredo Patriarca, Kalinangan News TV.